So good morning mga kabakal. Peace. Time check. 6:10 na ng umaga. So we are here at Tree House, no? Salon banyo. So masarap magano dito, mag bike at saka mag jogging. Kaya dinala ko kayo dito. Kasi na ilang beses na natin na-picture ito. Ayan o. Kasi binuksan na naman siya. Last week sarado to eh. Pero ngayon medyo magpapapasok na naman. Kanayaga na naman na makapasok yung mga layo, no? Mga ibang tao. Dating natin doon, no, mga kabakal, magbe-breakfast tayo doon. Sinamiss ko na naman na magkape doon sa ano, sa mismong Tree House, no. Sarap magkape doon at saka maganda yung ambience. Malamig dito. Para ka nasa Tagaytay. So, masarap ano. Sarap magalmusal, magkape at saka ano, kumain ng lugaw doon. Tingnan natin kung may lugaw sila. Kasi bukas na naman ngayon yung ano eh Tree House, baka meron yan. Ang ganda rito mga bakal, maririnig mo yung mga ibon. Sariwain yung hangin. Malayo sa pollution, no? Balik kasali itong Mount Arayat sa ano, sa Eco Park. Kasi dito naka-locate yung National Park, no? So nung Banyo National Park, dito siya naka-locate. So kasama to sa ano, nasasakupan ng DNR. Morning. Good morning, sir. Ayun si Ninong, oh. Nag-bike. Sabi mo, tulog na. Ay, tulog pa. So may kasama tayo, oh. Oh, good morning. Oh, good morning. Oy. My best friend. Ayan, ay picture na naman natin siya. Tantan, sama ka. Tara. Kape tayo, kape. Sama daw siya, sama. Shoutout pala sa mga kabakal namin dyan at saka sa mga supporters namin, especially sa mga subscriber namin. So, good morning po sa ating lahat. Nandito tayo ngayon sa Nubanyo Tree House, no? So, dinala ko kayo dito para ma-picture natin ulit at may pagkita natin. So, ito si Tonton. Sama ka magkakape. Oh, nakita namin siya dito, oh. Sasama daw siya magkape, tara na. Tonton. So malapit na tayo mga kabakal, no? Konting lakaran na lang. So magkakape tayo doon. So lalakad-lakad muna tayo para ano, pawisan. Sponsor sila.
Halo darawang gayon din eh. YouTube. Yama malo. Malo. Nasa taas ng ano, puno, no? Yung kubo. Ay, hindi. Ano pala? Sinadya siya. Tree house. Ito si... Andito pala si Governor. Ay, sir. Good morning. Good morning. Magaling na palapak kayo. Ito pala si... Ni kaya ba mo? Yan dili pare mo. Papawas. Maganda yan para iwas ano. Gusto nga na ako. Papalatin ng palat ya. Ah, magkapos ka rin alam pa nila miminom. Wala akong miminom ngayon eh. Umiturang ko kaya. Sit. Wow. Ay. Medyo kaya ngayon eh. Bali post mo itong gule-gule. Wow. Ma'am, bawal yung karni ka ngayon. Mas cholesterol. Ay, ay. Okay yan. Jogging. Tapos. Chicken breast. Jogging. Basketball. Tsaka mag-repress ko balat kasi paano mama ka pa. Woo! Pakuping ka rin. Ano yung kaya? Pasaran. O sige par. O sige. O kaya kanya may picture ka rin. Ah, okay ako. So mga kabakal, ito ang magandang lugar, no? Para paggawa ng mga activity kagaya ng biking, running, marathon, mountain climbing, di ba? Pwede ka dito. At 100% related to sa fitness ng kalusugan natin, no? Pwede ka dito maglakad-lakad, no? Hiking 'yan, tsaka kung tatakbo ka dito, tsaka magbike. Push up pa dyan sa daan. Napakalaking bagay yung pawisan ka sa isang araw. So yun eh, makakatulong sa ating kalusugan. So mga kabakal, bangon na. At mag-workout na tayo. Mag-exercise at para pawisan. No? Dahil ngayon eh, parang ngayon walang, hindi ma, ang pinakamahalaga ngayon ay ang kalusugan natin. No? Dapat lagi nating i-maintain. Okay, muna tayo doon. Okay, tapa rin tong babo. Kami may reserva, alam mo problema, wala kami dalawa. Marami ng tindahan dito kaya di ka mamumblema kung gusto mong kumain at saka mag-almusal. Park mo lang yung bike mo. Upo ka lang sa tabi, pwede ka na magpahinga. Ano sinasabi mo? Ha? Ako? Pwede ka akong gumawa. Patu. Di ka pala makapagsalita. Yan, kung may motor ka naman, ipapark mo lang sa gilid ng daan. Kung may sasakyan kayo, park mo lang, igilid mo. At pwede ka nang mag-upo-upo. Pwede ka nang magpagkwentuhan. Pwede ka nang magpahinga. No, kung kasama mo yung mga pamilya mo. At kung kasama mo yung mga kaibigan, barkada mo. Maraming dumadayo dito, iba-ibang lugar. Meron taga Arayat, Mexico, San Fernando. Meron din po sa Nueva Ecija. Yan, mula. Bataan, Maynila. Oh, binabike lang nila. Punta dito mga kabakal. Dahil nga maganda yung lugar. Ha? Totong jogging ka nga. Ito, itong batang to, lumalaban ng marathon ito. Marathon, eh?
sinelas. Yan yan eh. Dito si Tatang pala oh. Ha, tayo. Kumusta? Ah, kaibigan natin. Hindi mo siya makikita nakaharap sa iyo. Nito ka na tay. Ano? Kailan ba no? Hindi yan. Kailan ba no? 82. Oh. 82. Oh, lockdown din na kanya na. Oh, tingnan niyo sa edad na 82, malakas pa siya. Bo, eh, maglolo pa ka pa din eh. Bike pa. Upload din na kanya. So ito si Tatay. Mga kabakal. Isa siyang magandang example kasi sa edad na 82. Nakakapag-bike pa no. Oh. Pero malakas pa no. Oh, ayo. Kaganda katawan ko. Ano yan? Kaya YouTube ni, akita ka niyan. Aba. Upe pali mo lang naman. Marami na naman chicks may in love sa'yo yan. Buli ko rata ka lunalun. So ito mga kabakal, kaya pinakita natin si Tatay. Isa siyang ano, example na matanda. Kahit na matanda na, pwede pa. Pwede pa, nakakairang round pa. Dalawa. Balikan niya. Hindi, I mean, si Tatay kahit nasa 82 na, no? Minimaintain niya yung physical niyang ano, yung resistensya niya. Kaya-kaya ko pa magbisikleta. So, ibig sabihin, nasa tao lang, no? Oo. Yung edad? Malakas. Yung edad, number lang yan, eh. Pero yung malakas sa katawan. Nasa isip lang ng tao kung paano niya, ano, di ba? Hindi kasabi mo ngayon. Malago yan. Pag sabihan ko rin na ay manalbe eh. Siyempre patangip lang eh. Kaya pangalbe mo, alun na alun lang, mamangal lang. Hali, ikapin eh, kasi 82 na ka. Kumaya ka mo. Ha? Bota na bayaran ka. Basta na. Pwede pa si tatay. Temuan na ako sa tengari ko. Maklaban na ako ka pa. Pampangan puro si tatay, kaya ano eh. Tagalog ka ano meron? Oo. Ali, katami ka hindi kanya. Shoutout mo rin yung kaluguran. Okay. Albien na ka. Aurete, bakit mo lo? Ano natang kakilala mo ka ba rin? Wala mo, may discouraged na. Kaya kayo. Siyempre, patang upload tayo man, Albien. Hinuna nung... Luto ka pa kayong YouTube kayo na, tanga. Albien ako Oh, sige tanga. Mga parayo, talaga lang, mga parayo ko. Thank you, in interview lang natin siya palandali yan. Ano do, taga ng mga mayibig ko. Hindi, magkaik mo. So mga kabakal, papunta na tayo dun sa ano, sa may kapiyan, no? Magkalmusal na tayo. So naka-interview tayo ng ano, matanda, sa loob ng edad niyang 82, nakakapag-bike pa siya, no? Nakakapag-gawa pa siya ng mga activity, so it means na yung age is number lang, so nasa tao talaga kung paano magpalakas ng ano, magpalakas ng katawan at resistensya, no? Kita nyo naman si Tatang kanina, very active pa sa edad na 82, so sa 82 na edad malaking bagay pa rin yun, no? Malaking bagay pa rin na ipagpasalamat niya sa Panginoon kasi maabot siya ng 82. Kaya ngayon, sumasabay pa siya sa mga kabataan, di ba? Malaking bagay yung na-achieve ni Tatay. So ngayon, didiretso na tayo doon at magkakape na tayo. Medyo nagugutom na yung tiyang ko eh. Ano to, ang kape ka rin? Anong down? Like. Oh, bibili tayo ng kape. Yes. Mga kabakal, itlog. May saging pa. No? May suka. Sarap ito. Sarap itlog. So, doon muna tayo sa loob. Paglabi mo lamang po. Good day mga idol. Ayan o. Oh, shoutout. Shoutout niyo mga kaibigan niyo. Tagalog ka rin lang. Tagalog ka po.
Santa Rita. Oh, anong team? Team RBC po. RBC team? SRBC po. Santa Rita Bikers Club. Lasa mo para Santa Rita Bikers Club po. Kaya mo naman. Ang girlfriend mo, hindi mo kumustahin? Wala po. Eh, di ko po alam sino ka. Kamustahin ko po dun. Si Kansi. Si mamaya i-upload ko na 'to eh. Shout out po kay ano? Kay Kosi Hal Reggie Angeles ng Cabiao de Maysia. Iyan niyo lang ano, JP Muscle, no? JP Muscle. Sa YouTube. I-subscribe niyo na lang. Ano 'yan? Bungo, bungo 'yung ano niya. Tapos dumbbell 'yung ganun. Ano ba 'yung totoo workout daw? Oh, lahat ng sa bahay, sa gym. Ano po magaling po mag paano gumawa ng mga ano? Equipment. Hey, semento. Papayat daw. Papayat. Una ang bike niya. Mas shout out ka daw. Shout out ka daw ba? Asin ni shout out mo. Shout out mo. Kape po. Eish. Mga ka-friends mo. Mga friends mo. Wala pang friends. Sa Kapyaw. Ayun na shout out kay Sigalang. Okay, Sigalang. Kurt Sahagun. Saka kay Kurt Sahagun po. Yun lang. Yun lang. Kasi ikaw. Wala po. Wala na iya. Okay. JP Muscle ha, sa YouTube. Apo. Bungo yung logo niya pag ano. Ano po? JP Muscle. Kung makikita, i-upload ko ito mamaya. May page siya. Wala, basta ito lang. JP Muscle tapos nakakakuha. Kikita nyo naman yung mukha ko dun eh. Sige, thank you. So yung mga kabakal, i-interview natin itong mga kabataan na ano, bikers. From ano? From saan kaya? Cabiao po, Bicea. Cabiao na Bicea. Ayan. So, alamin natin kung ba't sila ano, nawiwili sa ano, pagbabike. Ano ba yung benefits na ano, na itutulong nito sa kanila. So, anong pangalan ng grupo nyo? SRBC po. Santa Rita Bikers Club. Santa Rita Bikers Club. So, interviewin lang kita saglit, no? Interviewin natin to. Upload mamaya to eh. Panoorin nyo sa ano. So yan. Pangalan mo? Go ahead. Ang pangalan mo? Gilbert po. So sa ano to, sa JP Muscle? Para pa. Opo. Kaya in-interview kita kasi related yung biking eh. 100% sa fitness. Kasi papano ng legs yun eh. Pwede routine. Kasama din yun sa ano, mga exercise. So ikaw, bilang ilang ano, ilang taon na kayo nagbabike? Ako bago pa lang, wala pang 1 year. Ito eh, mga kasama mo to. Oo, yan, mga kasama ko. So maraming nagtatanong, ano ba yung benefits na naitutulong ng ano, pagbabike? Isa sa benefits na naitutulong siguro ng pagbabike is yung ano, lumalakas yung resistensya ng mga bawat nagbabike. Tama. Tapos lumalakas din yung ano nila, lumalakas din yung pangangatawan nila. Hindi agad-agad tinatablan ng sakit. Yun nga, kasi nga siguro dahil healthy lifestyle yung pagbabike. So gano'n naman, ano naman na masasabi mo sa ano, yung pandemic na nangyari? Malaki ba yung epekto nito sa pagbabike? Malaki. Sa mga exercise na ginawa ng mga tao. Oo, malaki yung naging epekto nung, ano, nung pandemic sa pagbabike. Pero malaki din naman yung naitutulong ng pagbabike para alam mo yun, para hindi, para sa akin na mas malaking naitutulong ng pagbabike para hindi kumalat yung pandemic. Kasi kapag nagbabike tayo, na-exercise tayo eh. Alam mo yan? So, ibig sabihin, lumalakas yung resistensya natin. Kasi diba sa pandemic, kaya lang naman tayo tinatablan ng virus na yan. Kasi pwedeng mahina yung resistensya natin. Ganun. Teacher kasi ako. So, ayan mga kabakal yung mga ano nila, grupo. Ikot natin yung camera. Nahilo na yung camera eh. Baka may gusto kayong sabihin. Kayo, wala. Shout out kay Kosti. Ganito pala. Ikaw, ilan taong ka na? 22. Ikaw bilang, siyempre, kabataan pa yun, 22 oh, eh. Bataan. Hindi pa lumalang pa sa, ano eh, 30 eh. Ano yung ma-motivate mo sa mga, ano, yung may isi-share mo sa mga viewers ng mga kabataan? Ng mga nagbabike. Na nahihilig din, ha? O yung soon na gusto rin maging, ano, magbike, na kagaya nyo. Ah, sige. Para sa mga nagbabike na katulad namin, wag kayong ihinto, i-pursue mo yung passion mo sa pagbabike. Yan, kung ano man yung mga pinagdadaanan mo ngayon, idaan mo lang yan sa pagbabike. Kasi kami bawat isa dito may mga pinagdadaanan. Kumbaga ginagawa namin yung pagbabike, alam mo yan, para maging stress reliever na rin. So enjoy yung pagbabike, makakatulong yan din sa pangangatawan natin. Ayun lang.
So, and then sa mga gusto naman ding magbike, yan sa mga nagugustuhan magbike, wag po kayong magdadalawang isip. Yan, magbike na po kayo. So ito namang tanong ko, ano yung natutunan niyo sa sarili niyo, sa mga members niyo, sa sarili mo? Anong natutunan niyo sa bilang grupo? Ah, bilang grupo. Oh, natutunan namin bilang grupo, syempre una-una nagkakaisa kami. Nagkakaroon kami ng unity, nagkakaroon kami ng natutunan namin dito hindi mang-iwan. Ayan. Tapos nagtutulungan kami, 'di ba? Nagtutulungan tayo, 'di ba? Kapag may kailangan yung isa, tutulungan ng lahat. Ayan. So 'yun lang. Tsaka natuto kaming magmahalan dito. So ano yung para sa'yo, ano yung pinaka-keyword? Dalawa yan. Ano yung keyword para sa'yo? Yung susi para sa isang grupo, ano? Kaya sa isang tao, ano yun? Keyword? Grupo sa... Ay, keyword sa grupo? Oh, ano yung keyword? Para maging success, ganun. Oo. Oh. Una-una, syempre, kailangan ng unity. Unity, tama. Yan. Hindi. Unity, tapos, kailangan din dyan ng... unity, tsaka pagmamahal sa bawat isa. Yeah. Disiplina at ano na na? Disiplina at ayun, discipline pala, discipline. At yung uli, respect. Ayun, respect. Ayun, yun. Sorry. Then, joke lang. Nakapahan ako. So yun yung ano, kasi sa akin bilang ano, fitness motivator, inaano ko rin yung disiplina sa oras. Hmm, tama yan. Then yung respeto sa mga tao. Kasi kung kahit ano yung aspeto ng fitness yung ginagalawa, malimbawa runners ka, bikers, bodybuilders, kung wala ka namang respeto at ano yung disiplina sa oras mo, minsan doon na ano eh, no? Ako na-share ko rin bilang matanda, na-share ko sa inyo disiplina at saka yung respeto sa mga, alimbawa, yung mga dumadaan, good morning po, yung gano'n. Oo, tama. So, oh. Ngayon, magbabike ka lang, nakaganon ka. Baka kasi pagod na kayo, nakaganon. Oo. Oh. Wala ka bang ano? Ang gusto kong kayo, baka may gusto kayong ilagdag. Batiin nyo yung mga babae. Shout out nyo. Bombosa. Ano pala yung sa bike? Paano pala yung ano? Kailangan ba ng mamahaling bike dyan? Ay, hindi naman po. Ako po wala akong sariling bike. Nangihiram-hiram lang ako sa mga pinsan ko. Kasi yung iba, sobrang mahal ng bike eh. Siyempre, hindi ko ma-afford eh. Mahal nga po eh, mahina naman. So yung ibig sabihin ni Kabakal, ano, nasa tao lang yung ano? Oo, nasa tao. Nasa tuhod po. Ako po, may rayuman na po, kaya di ko so ilang months na kayo nag-start since ano, nagbabike kayo? May 1 year na? Oh. Po yung tagal na rin. 2004 po. 2004 pa po yun. Mm. Maganda, ano, mas dumami pa yung grupo nyo. No? Actually kami ano po mga yung... bagong member lang po kami. Mga anak lang po kami. Mga anak kami. Ah, parang ano na, may senior na. No? New generation po kami. So, maganda talaga yung activity nyo, lalo, especially sa mga kabataan. Mas yeah. Marami pong nasasama po sa amin. May ere po, kagaso. Pero sa tarifa po sinamahan po. Mas marami po. Si halos ano dyan eh, dyan sa babod ng Kabiyaw ko ba? Mga bikers dyan. Opo. Pumunta dito, dito yung takbuhan talaga. Nung magsara nga po rin, wala po. Iba po, di na po nagrare. Pero yung ibang mga hindi nakakapag-bike sa amin, nagja-jogging naman kami. Halimbawa, hindi kami makakapag-ride. Nagja-jogging kami din sa park na malapit sa amin. Sakto pala yung sa channel ko pag sinerge nyo. Ayun, sino yung nag-search kanina? Ayun po, si Lan. Ayun, pakita mo lang sa kanila. Maraming ano, tutorial na paggawa ng dumbbell, exercise sa bahay. Pa. Ayun, nag-exercise. Paano palaki ng bicep, paano mag... ano? Sa abs. Mga dapat kainin. Marami din ano yung mga diet. Oh, lagang kamote, lagang saging, prutas. So yun lang, no? So, anong grupo nyo? SRBC po. Santa Rita Bikers Club. Ayan, no? Shoutout sa mga Santa Rita Bikers Club. Mga gwapo yan, no? Taga Kuwan. Kabiyaw. Dulo ng Nueva Ecija. Oh, sige, thank you ha. Maraming salamat sa oras. Thank you. Kala ko kanina ito yung ano niya eh. Kasi malaking tao eh. Hindi po, mahina lang po. Eh, thank you sa oras ha. Oh, sige, thank you. Thank you po. Salamat. So, ayan mga kabakal. Isang vlog na naman na nagawa natin. No? I-piniture natin ngayong umaga yung treehouse. Kasi dito yung dagsaan ng maraming tao. No? Dito yung mga nagja-jogging, mga nagbabike, mga nag-hiking, no?
So 100% part ko ng ano, fitness. Kasama sa mga exercise. So ganun man, meron din tayo na interview, no? Si Tatang, nasa 82 years old. So imagine mga kabakal, 82 years old, kaya pa niyang magbike. Kasi pataas ang terrain dito eh, kung magbabike ka. Mabigat yung ano, yung katawan mo, dadali mo pataas. So si Tatang parang malakas pa yung tuhod, no? Sa edad na 82. Eh, 100% active pa siya. So nakakatuwa, no? Kasi sa ating mga kabataan, di ba? So what more yung matanda pa, di ba? Nag-exercise, I mean. Maganda siyang ano, example sa ating mga mahilig din sa exercise. So and then yung pangalawa, in-interview din natin yung mga ano, isang group pala, mga kabataan na ano, bikers, no? From Santa Rita, Cabiao, no? Santa Rita Bikers Club from Cabiao. So shout out sa mga Santa Rita Bikers Club. Taga ano diyan, taga ano sila, taga Cabiao. So yun lang sa umagang ito, no? Mga kabakal, maintain po natin yung ating kalusugan. Kasi yan po ang pinakamalaga na ano, kasangkapan ng ating katawan, no? Yung fitness, no? Kailangan mag-workout tayo, mag-exercise, no? Para din tulong sa ano natin, sa sarili natin. Kasi kung mahal mo yung sarili mo, dapat ano, may nagawa ka para mapalakas ang katawan mo or yung immune system mo, di ba? Para maiwas ka sa mga sakit or anumang virus. Isa pa sa family mo, kung gusto mo pang makasama sila ng maabang panahon, ngayon pa lang, mag-workout ka na, mag-exercise ka na. Kasi wala namang ibang target yung pag-workout at exercise, kundi yung palalakasin yung immune system mo, no? Yung resistance mo para labanan yung mga matitinding sakit at saka mga virus. Kasi until now, I'm not sure kung mayroon ng ano, na-inventong panlaban, no? Panlaban sa COVID-19. So, for me, nasa ating mga tao kung paano natin lalabanan yan. Umpisa natin sa sarili natin, no? From discipline, no? Siyempre, disiplinahin natin sarili natin. Kung ano ba yung masustansyang pagkain, kung ano yung dapat na gawin, no? Yung mga necessary lang para sa ano, papalakas ng ating katawan. So yun lang ang vlog natin, no, mga kabakal. Shout out sa mga subscriber natin at kung wala sawang sumusuporta sa ating channel. Keep safe po at lagi po tayo mag-iingat, no? Ingat po tayo sa labas. So yun lang ang vlog natin sa araw na to. And maraming salamat. God bless. God bless po sa inyong lahat. Please support, subscribe, click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago naming upload niya po na video. Bago naming upload na video. Thank you po. Thanks for watching. Bye.